This portion is brought to you by Univet. Magandang araw po sa mga hog racers dyan na gusto pong matuto ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo ng baboyan para lumaki ng maganda ang mga baboy na alaga. At syempre po, ilagi nyo kasing subaybayan ang ating level up ang baboyan. Hatid sa inyo ng U as in Univet at ng P as in Pigrolac, talagang swak na swak kung pag-level up ang balak. Kaya't eto na po ang unang bahagi, Bantay Baboy Tips Ipamamahagi. Malapit na mga anak ang inahin ko. Oh, handa na ba ang lahat, Mang Ronnie? Handa na. Oh, Dok, sorry. Natataranta kasi ako eh. Na-excited ako, Dok. Relax lang, Mang Ronnie. Kailangan natin mag-focus. Napakasayalang kondisyon kasi ang panganganak. Hindi lang sa inahin, pati sa mga biik na ilalabas nito. Okay, Dok. Relax. Focus. Ay, Dok. Ano po bang paghahandaan dapat kong gawin? Dapat nakatala sa soundboard na nakasabit sa paanakan ang tiyatayang araw ng panganak ng ating inahin. Dok, mayroon ako niyan. Kaya nga alam ko na mga anak inahin ko, Dok eh. Good. Ang panganak ay kalimitan tumatagal ng 2-6 na oras. Ang pagitan sa paglabas ng biik ay 15 minuto. Hey, Dok, paano kung hindi pa lumalabas yung biik pagkalipas ng 15 minuto? Kung lampas kalahating oras na at wala pang lumalabas na kasunod, baka yan ay may dystocia o yung nahihirapang manganak. Hey, Dok, ano po ba dapat gawin kapag gaganon? Patindigin o palakarin mo ang inahin. Baka may nakabara lang na biik na mali ang posisyon. Paano kung hindi pa rin lumabas? Kailangan nating dukutin. Dudukutin ko, Dok? Oo. Linisin mo muna ang paligid ng ari, sabunin at banlawan. Magugas ng kamay at maglagay ng pampadulas. Pampadulas? Eh, Dok, pwede ba yung KY jelly saka BB oil? Oo, pwede. Dahang-dahang ipasok ang kamay hanggat may mahipok ang biik. Hawakan ito sa ulo o kaya sa paa at dahang-dahang hilahin palabas. Okay, Dok. Alam ko na aking gagawin, Dok. Ka lang, Mang Ronnie. Maaring wala kang makuhang biik sa iyong pagdukot. Posible kasi na nahihirapan na mag-contract ang matres ng inihin, kaya hindi ito mailabas sa daluyan. Dok, ano po ba dapat kong gawin? Saksakan mo ng 20 units ng oxytocin. Madalas, kailangan ito ng matatandang inahin o yung mga 6 o maraming beses ng nanganak. Oxytocin? Kaya pa naman siguro ng budget ko yun, di ba, Dok? Kayang-kaya. Merong GenVet na oxytocin. GenVet Oxin ang tawag. GenVet Oxin? Alam ko yan, Dok. GenVet na yan. Maaasahan yan. Presyong kaibigan yan, Dok. Tama ka dyan, Mang Ronnie. Makakatulong din na magbigay ka ng 20 units ng GenVet Oxin sa mga inahin matapos manganak upang makatulong na mailabas ang inunan. Dok, salamat, Dok. Ngayon, nag-level up na naman ako sa aking kaalaman sa pagbantay baboy. Ngayon, handa na ako sa pagpapaanak ng aking mga inahin. Meron akong kaibigan na maaasahan laban sa dystocia. GenVet Oxin. This portion was brought to you by Univet. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Tuloy po ang level up ang baboyan. Ikalawang bahagi naman, mga dagdag kaalaman sa wastong pagpapakain sa mga alagang baboy natin. Halina't ating tangkilikin para sila'y lumaking okay na okay. Tatak Pigrolac all the way! Nanganak na inahin ko, Dok. Ang daming bit na pinapasuso. Lactating stage na yan. Bigyan mo ng Mama Pro Milk Maker ang inahin para sa gana sa gatas. Binigyan ko na, Dok. Siyempre, tatak Pigrolac all the way. Isang araw pakatapos ng manganak, binigyan ko ng Mama Pro Milk Maker. Kaya sapat ang kanyang gatas para sa mga biik. Mabuti yan, Mang Ronnie. At dahil may immunonutrients ang Mama Pro Milk Maker,
Iwan sa sakit na MMA ang ating mga inahin. Ang nagpapasusong inahin, Mama Pro Milk Maker ang ipakain para ang mga biik sa gatas ay sagana at iwas pa sa MMA ang ina. Wow, buti na lang. Pero wisyo talaga yung MMA na yun, Dok. Matigas at namamaga ang suso ng inahin. Ayaw magpasuso at walang gatas. Kawawa ang mga biik. Nakatulong din sa pag-iwas sa MMA ang paraan ng pagpapakain natin sa nagpapasusong inahin. Dapat dahan-dahan lang ang pagdami ng pagkain mula pagkaanak. Dok, yun ang ginagawa ko eh. 1 kilo kada araw pagkatapos manganak. At tapos dinadagdagan ko na 1 kilo pa kada araw na kasunod. At 5 kilo naman sa 5 araw hanggang sa mawalay. Tama yan, Mang Ronnie. Para maiwasan ang pagdami ng gatas sa unang linggo na maaaring magdulot ng MMA. Katak Pigrolac all the way. Para sa inahin nagpapasuso, Mama Pro Milk Maker. Level up ang inahin, level up ang gatas, level up ang biik. Iwas MMA pa. Astig talaga. Ituloy-tuloy lang ang pag-level up ng babuyan. Kayang-kaya niyo yan, lalo na sa tulong ng LGU. Lagi nandyan to help you! Gandang umaga po mga kapwa ko Hagracers. Karuni po ulit ang inyong lingkod. At ngayon po kasama ko si Doc Bal, ang isa sa City Bet dito sa Sagay City Swine Farm. Dok, magandang umaga. Uy! Dok, baboy Dok! Akin to, Dok? Oo, sa inyo na yan. Kasi yan ang aming programa, no? Swine Dispersal Program. Namimigay kami ng mga biik, saka yung mga kailangan ng biik. Mga gamot, saka pagkain. Kung para umunlad yung ano namin dito, yung pagbabuyan ng Sagay City. Dok, gumagamit po ba kayo rito ng Pigrolac sa Unibet? Ayan ang ginagamit namin kasi nga proven na yung mga produkto nila, lalo na yung Pigrolac. Dok, isa pa Dok, ano po ba Dok ang mga ginagawa nyo para matulungan yung mga maliliit na backyard hog racers tulad namin? Ang programa talaga namin is para palaguin ang pagbababuyan dito sa Sagay City. Kaya nga ginawa namin itong figure namin para makaproduce kami ng quality na ano na baboy at biit para ipamigay natin sa mga backyard natin na mumpababoy at saka yung qualified ng beneficiaries namin. Nagbibenta rin kami para naman masustain yung ano namin, no? Yung operation ng farm. Yun ang ginagawa namin. Okay, Dok. Salamat po. Ayan po, mga kapoka gracious. Sa tulong ng LGU, level up ang baboyan. Dok, maraming salamat sa baboy, Dok. May baboy na ako! Oras na po para magpaalam. Pero iiwan ko po kayo na mas marami ng alam. Kita-kita na lamang po tayo sa susunod na yugto. Marami pang dagdag kaalaman sa level up ang baboyan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac.